Yo, what's up mga katrabaho? Welcome back po sa aking channel, Trabaho ni Dags. Nagbabalik. So, today ngayong araw, magte-testing po tayo ng dalawang welding machine na yan. Ayan. So, isang inverter, tsaka isang transformer. Ayan. So, itong transformer unahin natin. Ito po ay may nakalagay dyan ng 100B. Ayan. So, ang ano nito is 200 amperes lang ito, pero naka transformer type, meron po siyang ano sa loob, winding sa loob. Brand po yan ay Powerhouse. Ayan. Ito naman pong isa ay Predator, at ang ano po niya is ang nakalagay dito MMA 400 amperes. Ayan, 400 amperes po ito, ibig sabihin malakas din po ito. Ang pinagkakaiba nilang dalawa ito, isang adjacent lang ito, dalawa. Meron siyang arc force at saka current. So ang ginagawa ko dito, nakapull yung kanyang arc force, ayan. Kasi gusto ko malakas palagi yung kuryente, malakas lagi yung lusaw. Ayan. At saka yung ano niya, ang pinagkaiba nila ito, pagka pinihit mo ng pagganon, isang switch lang. Itong inverter, meron siyang switch sa likod. Ayan. Ang brand po niyan is Predator. Ayan, may nakalagay. Alientech 400. So, 400 amperes po ito. Ayan. Kaso lang, ito. Pagka nag-welding po ako nito, ito ang gamit. Inihigop niya to. Ang ginagawa ng machine na to, dinidikit niyang pag-anon. Ayan. Sobrang lakas po niyan maghigop ng ng gravity. Ito, kahit malayo po ito, kaya niyang higupin pag ganun. So hindi pwede na higupin niya to. Mamaya pagka ito na pinandar natin, aalisin natin to. Ayan, papandarin ko to. Ayan po yung switch sa likod. So nakalagay dyan 168. Ayan, 00 muna natin. 00, ayan. Babalik natin siya sa call. Tapos ako po, medyo malakas ako magkuryente. Lalo ngayon flat yung welding natin. Ipipihit ko po siya sa 170. Kasi hindi siya ganun kalakas kagaya ng ibang welding machine na branded talaga. Ito kasi parang inchik-inchik lang din to. China made. Made in China. Ayan. So, gagamit po tayo ng protection welding mask. So, dito tayo mag-welding. Ayan. Nalagyan ko na po to ng electrode isa-isa. Ayan. Yung malaking cable na may rubber na ano, yung may guma. Yan po yung sa malaki. Sa transformer type. Yan po yung maliit na handle. Yan po yung inverter. So, istin to. Dito. Ayan. Magwe-welding po tayo ng flat. Tingnan natin yung pinagkaiba ng lusaw nilang dalawa. Diyan naman po sa transformer, yung diyan sa may kanan, nakita ninyo yung powerhouse. Ang pihit ko po diyan ay hanggang 4 lang. Hindi ko po yan na-pull, hindi ko po yan na-ano kasi sobrang lakas niyan. Mamaya-maya tingnan natin. Ayan. So, ayan. Magwe-welding na po ako. Flat lang po yung gagamitin natin kasi titesting natin kung anong pinagkaiba ng dalawa.
Ayan na. Alisin na natin to. So nakita natin, ayan na resulta. Titik-tik natin. Wow. Ayan, nakikita po natin yan. Yung consistency po ng power niya, napakaganda po, napakalinis ng ano niya, ng lusaw niya. Ayan, nakikita ninyo. Ayan, medyo blurred siya pagka, ayan, ito. Yan po yung resulta niya. Napakaganda po ng result niya kasi yung power na nire-release niya, steady. Sobrang pinong-pino. Ayan. Ayan. Diba, na, maliliit lang na hibla. Yung parang kaliskis niya. Ayan. Kaso dito sa may bandang gitna, medyo may stutter ng konti. Ayan. So, hindi siya pumantay masyado. Ayan. Siguro sa electrode na ginagamit. Dahil made in China lang din yung ano na yan, yung welding electrode na yan. Hindi po siya kagaya ng Pinoy brand na Nihon. Ayan. So this time baba na tayo ng transformer. Ayan, mag-welding na po ako. Tingnan natin mamaya kung anong pinagkaiba. Ayan, papandarin ko na. Yun. Ayun. Nakita natin, ayan. Umangat yung kanyang flux. Ayan, napakaganda ng lusaw niya. So ang pinagkaiba talaga nila, ito talagang transformer type na yan, nakakapagpaangat ng flux. Ayan, so ang gagawin natin dyan, tutuklapin natin to. Yun, swak na swak, napakaganda ng ano niya, lusaw niya.
Ayan. Lumabo na kasi yung isa. Ayan. Basahin natin hugasan. Para luminaw. Ayan. Yun na. Yung transformer type, ayan, nakita ninyo. Steady yung kanyang release. Ayan. Halos parehas lang din ng result. Halos parehas lang din ang result. Kasi yung ginawa ko po, yung travel ko parehas. Magkasing parehas sila ng travel. Ayan. Travel time, yung bilis. Yung travel speed, parehas. Yung laki ng winelding, parehas. Ayan. Ang pinagkaiba nila, mas malakas talaga magbuga ng, mas malakas talaga maglusaw itong transformer. Kaysa sa dito. Ayan. Tingnan nyo yung pinagkaiba nila. Mahaba siya. Ayan. Ayan. Ang ganda ng result. Ayan. Umangat yung transformer na result. Ayan. Para sa akin, sa dalawa, babalik natin to. Para sa akin, sa dalawa lang. Ayan. Dalawa. Pagdating makakapal na bakal, yas ito. Malakas ito. Pero ginagamit ko yan sa home service, yung meter na yan. So, kung ikukumpara mo yung dalawa, meron siyang advantage at saka disadvantage. Advantage ng inverter, magaan. Advantage niya ng transformer type, mabigat. Lalo pag mag home service, kakarga-karga sa motor. Yan. Dating naman sa load ng electrode, hindi ko pa nasubukan to sa malaki electrode, lalo yung 3 point, pero ito subok na to. So parehas malakas. Depende na lang po yan sa nagwe-welding o sa mga welder, lalong-lalo na po sa pag-adjust ng kuryente. At minsan din yung source ng power, yan, dapat malakas yung source ng power para hindi masira yung gamit. Ayan, nakita nyo naman. Ayan. Sa mga welder dyan, alam nila yan kung ano yung pinagkaiba ng dalawa.